Sa isang maliit na bayan sa Louisiana, nagulantang ang mga pulis sa kanilang natuklasan. Isang 36 anyos na babae ay natagpuang patay sa sofa ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi ito ordinaryong pagkamatay. Ang katawan ng babaeng ito ay naiulat na natunaw sa sofa, natatakpan ng dumi ng tao at insekto. Ito ay pinaniniwalaan na siya ay hindi inilipat mula sa posisyon na yon sa loob ng at least 12 years. Paano ito nangyari? Ano ang papel ng kanyang mga magulang sa trahedyang ito? At ano ang sinasabi ng batas tungkol sa kanilang responsibilidad? Ipininta ng mga kapitbahay si Lacey bilang isang masayahi na tila ordinaryong batang babae. Mahilig siya sa volleyball, country music at sa mga pelikulang Disney. Ngunit si Lacey ay malayo sa karaniwan. Gaya ng sinabi ng anak ng isang kapitbahay, siya ay talagang napakatalinong bata. Lumipat si Lacey doon sa Slaughter, Louisiana noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Tulad ng ibang bata, nagsimula siyang bumuo ng mga koneksyon at siya ay nagkaroon ng mga kaibigan sa kanyang mga kapitbahay. Gayunpaman, nagbago ang buhay ni Lacey nang dumating siya sa 9 na baitang. Sa edad na 14, inilipat siya ng kanyang mga magulang mula sa tradisyonal na pag-aaral patungo sa homeschooling dahil daw umano target siya ng pambubuli. Sa panahong ito, nagsimulang maging mas naka-isolate si Lacey. Ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa iba ay patuloy na bumababa. Sa edad na 16 pa lamang, na-diagnose si Lacey na may Autism Spectrum Disorder o ASD. Ang ASD ay isang developmental disability, isang resulta ng ilang mga pagkakaiba sa istruktura o paggana ng utak. Ang mga taong may ganito ay hirap sa pakikipag-ugnayan at may repetitive behaviors and interests. Gayunpaman, ang ASD ay hindi isang one-size-fits-all na diagnosis. Ito ay may malawak na hanay ng mga sintomas at pag-uugali, hence the term spectrum. Ang nakakahimok tungkol sa ASD ay ang malaking pagkakaiba-iba nito dahil ang dalawang taong may autism ay maaaring kumilos sa iba't ibang paraan na direktang magkasalungat. Si Lacey din ay may lumalalang social anxiety. Habang siya ay tumatanda, ang mga kondisyong ito ay tila tumindi na posibleng nag-trigger sa kanyang paglipat sa homeschooling. Dahil dito, hindi na siya gaano nakikita ng kanyang mga kapitbahay at mga kaibigan. Sa huling pagkakataon na may nakakita sa kanya maliban sa kanyang mga magulang ay nung 21 years old siya habang nasa labas lang siya ng kanyang bahay. Nag-e-ehersisyo, naglalakad sa kalye na may bit-bit na light weights. At hindi naman siya milya-milya ang layo sa bahay. Nandyan lang siya malapit sa bahay niya. Ngayon, ang taong nakakita sa kanya ay ang kanyang kapitbahay, isang lalaking nagngangalang Robert Blades na 59 anyos na noong panahong yon. Pagkatapos ng araw na yon, parang nawala na siya na parang bula. No more Lacey in the neighborhood, no more sightings. Hanggang noong January 3, 2022, nagriring ang isang telepono sa punong tanggapan ng mga serbisyong pang-emergency. Ang tawag ay mula sa isang babaeng nagngangalang Sheila Fletcher, ang ina ni Lacey. Nanginginig ang boses ni Sheila habang nagsasalita. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang 36 anyos na anak na babae, si Lacey, ay pumanaw na. Namatay siya sa mismong bahay nila. As you can imagine, ang tawag na ito ay nagtitrigger ng agarang aksyon ng mga pulis. Di nagtagal, ang mga serbisyo ng pulisya at ambulansya ay dumating sa eksena. Ipinaliwanag ng mga magulang ni Lacey, si Sheila at Clay, na wala sila noong weekend. At pagbalik nila sa bahay upang makita ang kanilang anak na babae, natagpuan nila itong wala ng buhay, hindi na humihinga. Subalit sa pagpasok ng first responders sa tirahan, naamoy nila ang napakabahong amoy, pinaghalong ihi at dumi, napakatindi ng amoy, nakakabagabag, at halos hindi nila ito makayanan. Sa loob ng bahay ni Fletcher, sa sofa sa ibaba, nakahiga ang walang buhay na katawan ni Lacey Fletcher. Ang kanyang kalagayan ay higit na nakababahala. Ang katawan ni Lacey ay nasa estado
ng matinding pagkabulok. Nakasubsub siya sa sofa. Makikitang matagal na siyang nakahiga roon. Kitang-kita ang mga palatandaan ng pagpapabaya. Mga kagat ng insekto, sugat, ulcer na literal na kumain sa kanyang buto. Ang kanyang mukha ay nabahira ng malalaking pulang tuldok at ang kanyang mga dumi ay bumalot sa kanyang buong katawan, pati sa kanyang buhok at sa loob ng kanyang mga tenga. Ang kanyang katawan ay pinamumugaran din ng mga uod at ang masaklap, siya ay tila nakadikit o natunaw sa sofa. Sa oras ng kanyang pagkamatay, si Lacey ay tumimbang lamang ng 96 pounds o 43 kilograms. Ang ulat ng autopsy ay nagsiwalat ng malalang dahilan ng kamatayan. Talamak na malnutrisyon, matinding gutom, talamak na pagbuo ng ulcer at impeksyon sa buto na humantong sa sepsis. Isa itong kondisyon ng body infection na life-threatening. Ang mga natuklasan mula sa autopsy na sinamahan ng pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen ay humantong sa mga investigador sa isang nakakatindig balahibong espekulasyon. Ayon sa kanila, maaring naiwan si Lacey sa sofa na iyon nang hindi bababa sa 12 taon. Ngayon, ang ilang mga ulat ay nagmumungkahi na si Lacey ay nagdurusa mula sa isang bihirang neurological disorder na tinatawag na lock-in syndrome. Ang kondisyong ito ay nagre-resulta sa paralysis ng halos lahat ng voluntary muscles maliban sa mga kumokontrol sa mga mata. Conscious ka sa paligid mo at nakakapag-isip ka, pero paralyzed ang iyong buong katawan na tanging mata mo lamang ang magagalaw mo at hindi ka makapagsalita. Gayunpaman, ang mga ulat na ito ay pinagtatalunan ng ilang mga source na lumilikha ng pagkalito sa eksaktong kalagayan ni Lacey. Mabalik tayo sa mga magulang ni Lacey. Ayon sa kanila, inaalagaan naman nila ang kanilang anak, nililinisan at dinadalhan ng mga pagkain. Ipiniliwanag nila na ang social anxiety ni Lacey ay sobra ng lala kung kaya tumatanggi na itong umalis sa sala. Piniling manatili na lang sa sofa. Ayon pa sa kanila, maayos ang pag-iisip ni Lacey bago siya namatay. Wala siyang mga palatandaan ng physical distress at pangangailangan ng medikal. Naniniwala sila na hindi siya nagreklamo tungkol sa kanyang mga sugat. Ngunit ang abogado ng distrito na si Sam DeGiller ay mahigpit na hindi sumasang-ayon. Naninindigan siya sa paniniwalang si Lacey ay nasa matinding hirap at sakit. Alam niyo tol, sa kasong pagpatay, ang intensyon ay crucial. Buo ang kanyang paniniwala na sina Sheila at Clay ay pinabayaan si Lacey hanggang sa mamatay ito. Ayon naman sa isang doktor, inilarawan ni Dr. Bigham na isang coroner, ang kaso ni Lacey bilang isa sa mga pinakanakakatakot na krimen na inimbestigahan niya. Labis siyang naapektuhan kaya inamin niyang umiyak siya at hindi nakakain ng isang linggo matapos siyasatin ang katawan nito. Ayon sa kanya, si Clay na ama ni Lacey ay ganap na walang emosyon sa panahon ng pagsusuri sa bahay, habang si Sheila ay nagpakita ng kaunting mga palatandaan ng kalungkutan at lumuha ng ilang patak lamang. Maging si Sheriff Jeffrey Travis, isang batigang opisyal ng pagpapatupad ng batas, ay nagsabi, "Ako ay naging sheriff dito sa loob ng 6 na taon at nakita ko ang maraming bagay na nangyari. Ngunit ito ang pinakamasahol." Ang nakakagulat pa tol, ang mga magulang ni Lacey ay lubos na iginagalang sa lugar nila. Si Sheila ay may maimpluwensyang papel sa lokal na politika at nagtrabaho pa siya sa pagpapatupad ng batas, malapit na nakikipag-ugnayan sa care system. Si Clay naman ay nagtrabaho para sa isang non-profit na kawang gawa. Nakakadurog isipin na kung gugustuhin nila, madali sana silang makakahingi ng kinakailangang tulong para kay Lacey. Pero hindi nila ginawa. How ironic! Maganda ang imahe nila sa labas, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, kapaligtaran. Okay, let's give them the benefit of the doubt. Na oo, sige, sabihin nating may lock-in syndrome nga talaga si Lacey at matinding social anxiety kung bakit ayaw niya talagang umalis sa sofa. Eh ano kung hindi talaga nila ito mapili? Wala ba silang mahihinga ng tulong sa labas, sa mga otoridad, at tulong pang medikal? At take note ah, anak nila yan. So ano tingin nyo tol, kay Manang at kay Manong? Ang kanilang mga kaibigan at kapitbahay ay ganap na walang alam. Karamihan sa kanila ay hindi alam na may anak pala sina Sheila at Clay. Nang pumutok ang balita, ibinunyag ng isang kapitbahay na hindi nila nakita si Lacey ng mahigit 15 years. Naalala nila siya bilang isang masayahing bata bago siya nahiwalay sa kanyang mga kaibigan sa edad na 14.
Ang mga kapitbahay nila ay walang kaalam-alam sa kalagayan ni Lacey. At yun nga, gaya ng isa nilang kapitbahay na si Robert Blades, ay inosenteng inakala na si Lacey ay nag-asawa na, lumayo at bumuo ng pamilya. Mga 5 taon bago ang kalunos-lunos na pagpanaw ni Lacey, tinanong ng kapitbahay na ito sina Sheila at Clay tungkol kay Lacey. Gusto lang malaman kung kumusta na siya. Medyo malabo ang sagot ng mag-asawa. Hindi, nandito pa rin siya. Okay lang siya. Ani lang ganon. And then mabilis nilang iniwas ang usapan kay Lacey. Hindi na sila nagbigay ng anumang karagdagang paliwanag kung bakit tila hindi umaalis ng bahay si Lacey. But behind the scenes, ang mga record ng medical ay nagbunyag na si Lacey ay hindi man lang nagkaroon ng primary care physician. Wala ni isa. Noong 2010, bumisita lang ang kanyang mga magulang sa opisina ng doktor nang wala si Lacey. Humingi sila ng payo dahil lalong nagiging mapag-isa si Lacey na tumatangging umalis sa sofa o sa sala. Diretso lang ang rekomendasyon ng doktor, dalhin si Lacey sa ospital. However, ang rekomendasyon na ito ay hindi nila pinansin. Never nilang inadmit ang kanilang anak sa ospital at walang nangyayaring treatment. Fast forward sa April at May noong 2022. Noong April 2, 2022, sa wakas ay naabutan ng batas sina Clay at Sheila Fletcher at sila'y inaresto. Nang sina Sheila at Clay ay idinala sa harap ng isang grand jury, ang hurado, pagkatapos suriin ng mga ebidensya, ay nakakita ng sapat na batayan upang kasuhan ng mga magulang sa pagbatay kay Lacey. Ipinakita bilang mga ebidensya ang mga larawan ni Lacey sa sofa na natatakpan ng sarili niyang dumi kasama ang mga larawan ng kanyang mga sugat, ulcer at nakalantad na buto. Ang mga larawang ito ay lubhang nakapandulumo na ang mga medikal na tauhan ay kinakailangan pang alalayan ang mga hurado para sa kapakanan ng mga ito. Ang grand jury na nanginginig sa mga ebidensya ay kinasuhan ang mag-asawa ng second degree murder noong May 2, 2022. Sa kabilang banda, pinalaya sila noong taong ding yun mula sa $300,000 na piyansa bawat isa. Pagkatapos nilang palayain, pinili nilang wag sumagot sa mga tanong ng mga mamamahayag. Sa halip, ang mga abogado nila ang naglalabas ng pahayag para sa kanila. Ang trial para kay Clay at Sheila Fletcher ay dating naka-schedule ng February 6, 2023. Ngunit binago, nagaganapin sa June 19, 2023. Meaning, hindi pa sila na-declare as guilty. So let us hope and pray na manaig ang hustisya para kay Lacey at magkaroon ng karampatang parusa ang kanyang mga magulang. I-update ko agad kayo tol kung ano ang magiging kalalabasan ng kanilang kaso.